Ito ang mga dapat tandaan ngayong nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine ang Luzon. Suspendido ang lahat ng mga aktibidad sa paaralan at mga klase sa lahat ng antas. Suspendido rin ang pampublikong transportasyon. Ipinagbabawal ang malalaking pagtitipon. Mahigpit na ipinatutupad ang home quarantine maliban na lamang kung kailangang lumabas upang bumili ng mga pangunahing pangangailangan. Mahigpit na ipinatutupad ng mga sundalo at pulis ang quarantine procedures. Sinusunod ng executive branch ang work from home arrangement. Ang mga negosyong katulad ng business process outsourcing, export industries at mga establishmento na nagbebenta at gumagawa ng pagkain at gamot at mga nagbibigay ng serbisyo sa pananalapi ay bukas. Mahigpit na ipinatutupad ang pagkakaroon ng skeletal workforce at physical distancing. Ang mga tauhan ng media na nagnanais pumasok sa mga lugar kung saan ipinatutupad ang quarantine ay dapat may ID mula sa Presidential Communications Operations Office o PCOO. Pinapayagan ang pagbiyahe papunta at mula sa mga establishmentong pinahihintulutang bukas. Ang paglalakbay sa himpapawid, lupa at dagat ay hindi pinahihintulutan. Ang paggalaw ng mga kargamento sa loob ng Luzon ay hindi pinipigilan. Pinapayagan ang mga militar at pulis na bumiyahe sa lupa, himpapawid at karagatan kung sila ay may opisyal na lakad, maghahatid ng medical na supply at humanitarian assistance. Tandaan, ngayong nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine ng Luzon, kooperasyon at pagsunod sa mga alituntunin ang kailangan. Isang paalala mula sa Panahon TV.